nangabong buhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Anong ibig sabihin dito? Ang una daw pong kinuha yung mga namatay na banal. Sila yung unang kinuha, binuhay sila. Pagkatapos po, tayong mga buhay na natitira, sabi rito, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Tayong kukuhanin, aagawin. Anong sabi po doon sa rapture, yung meaning niya? To seize, to snatch, to be carried away. Ayun yung sinabi po dito ni Pablo sa Thessalonica, yun daw pong mga namatay na binuhay ay makakasama doon sa lapaap, at tayong mga natitirang nangabubuhay ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Dadalhin daw po tayo sa alapaap. Aagawin. Pero bago mangyari yon, kailangan mabago muna yung ating physical na kaanyuan, maging glorified body para maagaw ka. Ngayon ang tanong, may matitira ba kapag ikaw ay kinuha? May matitira. Ang binago lang po, katawan, hindi kasama yung damit. Hindi kasama yung daladala mo, pati cellphone mo, hindi mawawala yon. Yun ay maiiwan. Ang binago lang yung human flesh mo, from mortal going to immortal. At sabi rito, sasalubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganitong paraan, o sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ngayon, tingnan po natin yung sinabi ni Apostle Pablo din po doon sa Unang Tesalonica, Kabanatang 4 din po yan, mga kapatid. Ano po ang sinasabi ng Bible patungkol po sa rapture? Tingnan po natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, ganito po ang sinabi. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Verse 14, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay nabatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. Ang ibig sabihin po ng mga nangatutulog, ito po yung mga namatay na binuhay ng Panginoon. Verse 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo'y nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa mga nangatutulog. Ibig sabihin, hindi raw po tayo mauuna na pupunta doon. Yung muna daw pong mga patay ang unang bubuhayin, at pagkatapos po tayo pong mga nabubuhay ay papalitan ng katawang immortal at makakasama papunta roon. Verse 16, ang sabi ko sa verse 16 ay ganito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakatrumpeta ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. And verse 17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Paano niyo po naintindihan yung binasa po natin ito? Ang sabi po, isa-summarize ko mula sa verse 13 hanggang 17, sa pagdating daw po ng Panginoon, ng anak ng tao, ang ating Panginoong Jesus, ang una daw po niyang gagawin, bubuhayin niya muna yung mga namatay na mga mananampalataya. Yung pong mga mananampalatayang namatay na nandoon na sa paradise, bubuhayin niyang muli. Kung saan sila inilibing, ito man ay inilibing sa pamamagitan ng nicho o sa pamamagitan po ng cremation, o kung namatay man siya sa ilalim ng lupa, o kung namatay man ito sa gitna ng dagat o saan mang lugar na hindi na natuklasan at nakita ang kanyang katawan, muling bubuhayin ng Diyos. Pero hindi na po sila sa katawang pantao, kundi katawang panlangit na. Yung katawang nabubulok na nasisira ay papalitan ng katawang hindi nabubulok. Ang tawag doon ay glorified body. Sila po ay dadagitin, ang sabi doon. Kukuhanin, i-snatch din sila ng Panginoon.
dadalhin sila doon, mauuna sila sa mga buhay. At pagkatapos po nun, sabi rito, sa verse 17, yung pinakahuling verse, kung magkagayon tayong mga nangabubuhay, ibig sabihin, yung mga hindi nakaranas ng kamatayan, na nangabubuhay pa ngayon, sabi rito, at nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Yun po yung tinatawag na snatch, to seize, to be carried away, o yung tinatawag na dadagitin, ganun po yun ang sabi po rito. At isasama sila sa alapaap. Yun naman, katulad na sinabi ko po sa inyo kanina, tayo po ay babaguhin katulad ng sabi sa Korinto sa pamamagitan ng isang namatay. Patunay na sinabi ng Biblia na yung rapture po ay may prueba sa salita ng Diyos. May prueba at pinaliwanag na yung katawang lupa mong iyan papalitan ng immortal body. Kailan magaganap ang rapture? Kailan ito mangyayari? Bagamat alam na natin sa Biblia na merong rapture at alam na natin yung paraan ng kaganapang ito na tayo po ibabaguhin sa isang kisagmata, Diyos po ang nakakabatid nun at walang sino mang siyensya ang pwedeng gumaya o pwedeng magaling o eksperto sa paggawa nun. Walang makakagawa nun, Diyos lamang po. Andiyan po ba? Pabunga kayo? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Sino po yung gustong ma-rapture, taas ang kamay? Amen. Sabi ko na sa inyo, hindi nyo naiintindihan. Yung iba hindi nagtaas. Yung iba nagtaas. Yung iba, kalahati lang. Kasi, ano kaya yung rapture? Pinaliwanag ko na nga po. Gusto mo bang mawala? Gusto mo bang mag-disappear? Huwag mo nang problemahin kung paano. Diyos po makakagawa nun. O sino rito gusto ma-rapture? Amen. Ba't parang iba na hindi? Kalahati na may magtaas. Okay. Kailan magaganap ang rapture? Sabi mo sa katabi mo, kailan magaganap ang rapture? Kailan magaganap ang rapture?